Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ngayong araw na to ay Sunday, kasimba lang natin. Tapos mga kaibigan, yung naitalakay natin kahapon about sa kung paano magbibreed na makuha tayo ng magaganda o magaling na manok, ay talagang yung mga ganong klaseng programa, mga kaibigan, yung pagbibreed po ay talagang kailangan nating tuunan ng pansin o bigyan natin talaga ng oras para makuha natin ang gusto natin po. Yun lang po, ang ating pag-usapan ngayon na araw ay tungkol sa yung paano natin paggandahin ang ating mga istag po na kahit hindi natin bigyan ng mga vitamins o anumang mga maintenance na injectable yun. Ang ito namang manok, mga kaibigan, ay talagang kusang gumaganda po ito, lalo na pag mailagay mo sila sa tamang talian o tamang lagyanan po. Katulad ng may damuhan kang talian at saka malilim, makulimlim na medyo matamaan ang araw pag umaga, maganyang klaseng ano, mga kaibigan. At saka ang pinaka-importante po ay huwag niyong hawak-hawakan yung istag niyo po, lalo na pag palagi niyong inahawakan eh, kasi baka masira yung mga follicles ng ano nila, mga balahibo. At saka hindi natin palaging isabong po, yung isabong natin palagi yung kung masira yung mga balahibo nila, medyo mabali yung mga pakpak nila, yung sa buntot, yung mga medyo patubo pa na medyo bata pa, ay talagang hindi ho gumaganda ang mga istag natin dyan. Pero ang napaka ano ay talagang magpurga tayo 3 weeks, every 3 weeks po, maganda yun. Kahit mga kaplita lang, kung may mga ano tayo, bunga man, di siguro mga 1 month po kung bunga man. Pero kung mga tablita lang, mga kaibigan, na pamurga, ay pwede yun every 3 weeks. Kasi itong manok naman talaga, tayo na may sabungiro, alam nyo naman siguro ito na pag ang manok na purga nyo, magtaka kayo, biglang lumaki yung o lumubo yung katawan na pag paghawak nyo kinabukasan, tsaka makita nyo kumikintab yung mga balahibo nila. Kaya napaka-importante po itong purga, kasi pag hindi ka magpurga, yung mga nutrients na nakuha sa pagkain ng manok ay ubusin sa bulate yon. Kaya kailangan talaga natin magpurga, kahit anong purga yon, ma-absorb ng kanilang katawan na talagang mawala na po yung mga bulate. Gumaganda yung mga balahibo, gumaganda ang hipo ng katawan, ay magtaka ka. Gabi mo pinurga, kinabukasan, pag hawak mo, nag-iba ang katawan, di ba? Kaya ang napaka-importante po ang magpurga ng manok. At saka lalo na pag kung hindi man natin magbigyan ng vitamins, wala man tayong maibigay ng vitamins, yung tubig, yung malinis na tubig talaga. Pwede naman yung hindi tayo makapagbigay ng mga vitamins katulad ng mga yung mga electrolytes. Pwede naman hindi tayo magbigay dyan. Yung clear water lang at saka pagkain, kasi ito namang mga pagkain natin katulad ng mga grains. Ako, napaganda na ng mga maidulot na vitamina sa katawan ng manok, lalo na yung mga fighting pellets. May mga ano na yun, mga vitamins na makuha ang manok doon. Kasi may mga halong, ano mang ipanghalo sa mga ekspertong gumagawa doon. Kaya pwede na yun. At saka itong napaka-importante po, yung hindi ho hawak-hawakan yung mga istag natin na manok po. Ano nga lang natin, hawakan lang natin kung maiusin tayong mga balahibo o paliguan man sila. Kasi napaka-importante din itong magpaligo tayo. Kasi pag hindi natin paliguan yung manok, pag-umpisa yung magputi-puti yung mga buntot nila sa ilalim po, hindi, walang paligo yung manok, medyo hindi komportable yung manok, medyo baka hindi lumalaki yung katawan nila. Yun lang po, importante, purga, ligo, tapos tubig, malinis na tubig talaga. At saka ako sa akin, umaga magbigay ko ng tubig, at saka sa tanghali, hapon, at 3 beses po pinalitan yung tubig para masigurado talaga natin, kasi napaka-importante yun sa islag, yung tubig.
hindi naman natin kontrol ng tubig ng stag, talagang kung gusto lang uminom doon hanggang sawa, apira na lang kung laro-laruin na nila, bidyo magsuka na sila, ayun ang kunin natin yung tubig ngayon. Kasi paano naman sila doon, baka magkasipon pa. Pero sa akin, magpalit talaga ako ng tubig, 3 beses isang araw ko, ayun ang pinaka-importante kasi yung stag, napaka-importante yung tubig nila. Kailangan hindi mo talaga sila ubusan ng tubig kasi napaka-importante yun sa kanilang katawan bilang isang stag na patubo pa, nagbibilo pa ang katawan nila, ay talagang ganun. At saka magbigay tayo ng pagkain, talagang eksakto sa oras. Kung magpakain ka ng 7 o'clock in the morning, talagang 7 talaga. Pag magpakain ka sa hapon ng 4:30, talagang 4:30 ng hapon. Yung eksakto talagang oras para hindi sila manibago, hindi sila talagang eksakto oras. Yun talaga ang pinaka the best na gawin natin sa manok. Yun namang iba ay mag-fasting sila. Ay sa akin naman makibigan, pwede naman yun. Pero kung may iwasan natin, hindi tayo mag-fasting kasi ang manok naman talaga, hindi naman talaga yan mag-fasting. Ay sa mga manok lang talaga ang nature nila po, talagang kumakain talaga yan. Hindi talaga mag-fasting yan. Mag-fasting na siguro yung tao. Pero yung sa manok, pero pwede naman mag-fasting tayo para lang naman kung magpurga tayo, pwede yun. Pero mas maganda kung magpurga tayo, madaling araw. 4 o'clock, tapos kainin na natin sa umaga, 7 o'clock. Pero okay naman yung mag-fasting, pero sa akin, parang mas maganda yung wala talagang fasting para ano ang lakas ng manok. Yung talagang hindi mabawasan ang lakas ng manok. Pero kung magpurga tayo, hindi na rin yung mag-fasting. Pero sa akin, parang gusto ko madaling araw magpurga talaga. Yung iba naman, baka sa tingin nila ay gumaganda naman yung kilos o pangatawa ng manok kung mag-fasting. Kasi mga kaibigan, itong pagmamanok, kung saan na tingin natin, sa obserba natin na maganda o komportable ang manok, yun ang gawin nyo. Yun naman talaga, respeto natin ang paniniwala sa isa't isa para naman maganda ang daloy ng ating pagsasabong buo. Pagmamanok, kahit hindi man tayo maglaban at mag-breed lang o mag-alaga lang na manok, parang enjoy na enjoy po tayo po, parang masigla yung katawan natin. Kahit hindi tayo maglaban, mag-alaga lang tayo hanggang may edad. Kung gusto mo naman, kung may pira ka, hindi maglaban ka, ilagay lang natin sa ayos. Huwag lang natin pustahan ng malaki na parang hindi talaga matalo. Ganun naman talaga yun, mga kaibigan. Kailangan natin na dibangin din natin. Ilagay lang natin itong hobby lang. Hindi hobby na may pira tayo. Hobby lang, kaibigan, na pampalakas sa atin. Talagang enjoyment lang para naman maganda ang ating talaga naman ito healing natin. Suportahan natin na hindi lang makuha yung para sa pamilya ko. Ito'y usapang pagmamanok, ito'y enjoyment lang sa buhay. Happy Sunday sa ating lahat po.